One, two, three, go. Then, luwag. Yan. Hanggang sa maram makita nyo na wala na yung bubbles doon, then mararamdaman nyo sa tapak dito. Kaya ang tapakan mo kung maganda na kagat. So, maganda na kagat, di ba? So, okay na, goods na. Nagloko kasi yung brake system niya. Biglang lumusot nung nag-ride siya kahapon. So, inayos natin. Very good na siya ngayon. Okay na. What's up mga chupati? My name is Pastor Jay Moto and welcome back to the channel. And for today's video, ituturo natin sa inyo ngayon kung paano yung simpleng pagbi-bleed ng preno ng motorsiklo natin. Actually, may encounter nyo minsan, nawawala ng preno yung motor natin or humihina yung kagat. So, normally pangkaraniwan doon, either putput na yung brake pads or merong air doon sa system ng brake natin. Pwedeng kailangan lang natin siyang i-bleed or palitan ng mismong brake fluid. Ipapakita ko sa inyo, napakasimple lang naman ang ng pagbi-bleed ng brake caliper. Siyempre, pag magbi-bleed kayo ng brake caliper, maganda kayo ng basahan na may nabasa. Mas maganda ay niyo sa tubig. Then, pahiran niyo yung mga posibleng pwedeng mapatakan ng brake fluid pagbi-bleed natin kasi medyo sensitive po ang mga pintura sa brake fluid. Pwedeng ma-damage yung pintura ng motorsiklo natin. And then, pinaka the best niyan, mag-prepare kayo ng hose. Ayun yung i-coconnect natin doon sa sa bleeder tube. Pero yung iba, ginagawa, basta na lang niluluwagan yung bleeder tube, then sinasaura na lang ng basahan para hindi magtalsikan yung brake fluid kung saan-saan. Pero mas maganda, meron tayo nakahanda na na bleeder hose talaga para malinis yung trabaho natin and then nakadiretso siya dito sa empty na bote. And then, kailangan din natin mag-prepare ng brake fluid, syempre. Para kung maubusan na itong brake fluid cap, pwede natin salinan. Yan, nilagay ko sa syringe para madali ako makapagsalin. Nagdiyan muna natin. Actually, napansin ko ito kasi yung kay brother. Medyo kukunti na yung laman din. Then, lagyan muna natin bago tayo mag-umpisa mag-bleed. Nawalan kasi si brother ng preno noong nakaraan. Oh, no. Eh, yun nga, nung chinek natin, kukunti na yung fluid. Then, pwedeng merong air na rin dito sa system nitong brake line. So, i-bleed lang natin. Simple lang naman yan. Kailangan lang din natin normally 8mm na close open range. Yan. Dito, pipihitin natin yan. Bali, kinonekta muna natin itong bleeder hose. And then, yung procedure nito, ipapakita ko sa inyo. Unang-una, dito sa pinaka-pedal, or same system lang ito, katulad ng sa harapan, sa brake lever doon sa harapan. Same lang yan. Iyano nyo lang yan, ipepress nyo lang yan ng mga tatlo, isa, dalawa, tatlo, tapos isang madiin, nakadiin lang yon. Sige, pakita natin, brother. Sige, isa, dalawa, tatlo, then push, yan. Nakadiin lang yan. Then, tsaka nyo dito, luluwagan, i-release nyo lang. Pag niluwagan nyo yan, minsan mapapansin nyo, dadalo yung fluid dito. Kaya mas maganda meron tube na ganito. Makikita nyo na nagpo-flow talaga yung fluid dito sa hose. Para makikita nyo minsan kung merong bubbles pa. So, pag natapakan yan, 1, 2, 3, then isang madiin, luwagan nyo lang dito. Yan, mapapansin nyo, lulusot yung paa nyo, pero yaan nyo lang. Then, sikipan nyo ulit. Yan, then same procedure ulit. 1, 2, 3, press. Then, luwag lang dito. Yan. Mapapansin nyo yan minsan, pag wala pang kagat yung preno nyo, mapapansin nyo yan, may bubbles pa. Pero ito kasi, medyo wala na siya. Actually, na-bleed ko na kanina to, pinakita ko lang sa inyo yung procedure. Para matutunan nyo rin, pwede nyo rin i-DIY. And then, ganun lang ulit, paulit-ulit na yung procedure. Hanggang sa maramdaman nyo na kumagat na. Pag kumagat na yon, mararamdaman nyo, matigas na siya. So, goods na yon, wala nang yan. Wala nang air doon sa system natin. Then, mapapansin nyo kung wala na rin bubbles dito. Very good na yan. Ganun lang naman ang procedure dyan. So, pakita ulit natin. 1, 2, 3, go. Then, luwag. Yan. Hanggang sa maram nakita nyo na wala na yung bubbles doon, then mararamdaman nyo sa tapak dito, kaya ang tapakan mo kung maganda na kagat. So, maganda na kagat, di ba? Okay na siya. Oh, goods na yung kagat niyan. Then,
isesecure nyo na lang yan dito. Pagtapos nyo dyan, tatanggalin nyo tong pinaka sa tube natin sa hose. And then, ibabalik nyo na lang. Actually, secure nyo na higpit. Isecure nyo na ng higpit para sure ball talaga. Secure nyo ng higpit yung sa bleeder tube. And then, ibalik nyo na dito yung pinaka cover. And then, salinan nyo na lang dito nung saktong level dito sa brake fluid. So, yun lang yung gagawin natin. Napakasimple lang naman yun. Pare-parehas lang yan ang procedure. Mapa sa paa o mapa sa harap, sa kamay. Same lang yan. Ayun yung pinaka-basic na ano, pagbi-bleed. Napaka-basic yan. Sobrang basic nito. Pero may iba pa mga procedure. Ibang ano na lang yan. Susunod na lang na content natin yun. Okay. Okay na, goods na.